kahit malayo, 4 days ago pa rin yung ating client na pumunta dito sa salon para lang ipaayos yung buhok niyang inaayawan sa mga salon na pinupuntahan niya dahil ang buhok niya previously highlighted at patong-patong na color. At sa tuwing nakikita ni Madam ang kanyang buhok, lagi daw siya nakabusangot sa work dahil napaka-dry ng kanyang hair. So ang gagawin natin ngayon ay ayusin natin ito at ereriband para mabago naman yung aura ni Madam. So after nga namin ma-check yung hair ng aming client, nag-start na kami dito mag-apply ng aming rebonding cream 1. At dahil meron siyang regrowth like 2 or 3 inches na yung kanyang regrowth, inuna ko munang in-applyan yun. Uunahin muna natin i-process yan hanggang sa maluto. Then afterwards ay mag-proceed kami sa application naman dito sa kanyang bleach hair. And after nga ma-process yung regrowth parts, ay sinunod ko naman in-applyan yung kanyang bleach hair. And saglitan lang yung babad dyan dahil meron nga siyang highlights, mahirap na baka masunog at magputol-putol pa. And after nga noon, binanlawan na namin and ito na ito yung hair niya. Diyos ko, para ng lambat. Charis. Then, blow dry namin and this is the result. So, as you can see, straight na siya and like yun sa kanyang before na medyo may pagkaka-curly and hindi pa yan napaplansya mga sis. So, blow dry pa lang yan. So, ito yung kanyang hair after namin siyang ma-iron. So, sinimplihan lang namin yung pag-iron dyan mga sis dahil ayaw ng ating client na sobrang flat na flat. Ang pinaka-importante daw is mag-straighten siya, mawala yung dry at magmukhang healthy. And after hair ironing nga mga sis, sinunod namin in-apply yung kanyang neutralizing cream. And by the way mga sis, baka magtanong nga naman kayo kung anong pang riband na ginamit ko. Ang ginamit ko dito is L'Oreal Rebonding. O L'Oreal, baka naman. Charis. And after ma-process ang neutralizing cream, syempre pinanlawan namin and sinunod namin in-apply yung kanyang hair botox treatment. Then ibababa naman ito for about 45 minutes. After nyan, derecho blow dry, walang banlaw. At alam nyo ba mga sis, kwento ko lang, itong client natin nakaapat ng balik dito sa ating salon at hindi nakapagpapagawa dahil hindi kami mapagtagpo. Ang unang punta niya ata dito ay inabutan siya ng hapon. So sabi niya babalik na lang siya dahil masyado na siyang late. Then yung pangalawang punta niya naman, parang wala yata ako noon kaya hindi rin siya nagpagawa dito sa aking mga staff dahil ako nga ang hinahanap niya. At same din nung pangatlong balik niya. At sa pang-apat na balik niya, ayun, finally nagkita rin kami sa wakas. Parang nagpabook na ata siya dito. So ayan, sa pang-apat niyang balik ay nagawa ko na rin yung hair niya kasi ayaw nga niya rin magpagawa sa iba kahit sa aking mga staff. Kahit sinabi ko naman na pwede rin siya magpagawa sa aking mga staff dahil same lang naman yung quality ng gawa nila sa akin. So ayun mga sis, binu-blow dry na natin yung ating client's hair dito at hindi naman po pala kami nagkulay dito. Bali to follow na lang yung hair color ng ating client at babalik na lang siya para sa kanyang color. So tingnan naman natin yung kanyang after rebond or final result at syempre yung kanyang after wash result na sinend sa atin mga sis. Alright mga sis, ito na yung final result ng aming ginawang rebond sa buhok ni Madam. So as you can see, ganda-ganda ng hair niya, smooth, shiny, and silky na yung kanyang hair. So hindi na raw magiging busangot si Madam sa kanyang work dahil finally after ilang beses kaming hindi pinagtagpo at sa pang-apat na beses na pagpunta niya dito ay nagawa na rin yung kanyang hair. So tingnan naman natin yung kanyang feedback na sobrang haba mga sis at ang kanyang after wash result kung same pa rin yung result yung hair niya kahit napaliguan na. And this is our client's feedback mga sis, sobrang haba, kayo na lang po ang magbasa, i-post nyo lang yung video tapos basahin nyo kung ano yung sinabi niya dyan dahil sobrang haba talaga. Then panoorin naman natin yung kanyang after wash result. So ito yung kanyang video after wash result. So simpleng-simple lang talaga yung ating hair transformation na binigay kay Madam dahil ayaw naman yan sobrang flat na flat. So as you can see, buhay na buhay, gumagalaw at sunod sa galaw talaga. So and that's it for this video, thank you for watching and see you in my next video, bye!